Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. At syempre mula sa ating studio dito po sa Kalakhang, Maynila sa Elizalde Broadcasting. Ngayong hapon, ano na ngayon, pechan January, Enero 12, 2023, araw ng Thursday, no? Alam nyo, pinag-usapan pa rin ho yung tungkol doon sa nangyari doon sa ating tungkol sa Quiapo, yung pista ng Quiapo, no? Nung Santo Niño. Ano, sa nang pista ng Kapaskuhan ng Quiapo. Okay. Piyesta ng Nazareno, opo. Eh, alam nyo, pagkatapos daw po ng piyesta, naku po, matindi ang basura. Ilang tons of basura. Kaya hindi na po tayo natuto, mga minamahal nating kadiskarte. Sus Mariosep, alam niyo po ba kung ano na naman ang magiging implikasyon niyan sa ating ang ating pong pamahalaang lokal, ang Manila? Ay katakot-takot na naman ho ang akutin basura at syempre po eh magbabayad ang local government. Siyempre, babayaran ho yung mga naghahakot ng basura. Eh. No? Hindi na ho ba tayo nadala? Hindi na ho ba tayo natuto? Eh, dapat ho, pakinggan natin yung kanta hindi na natuto. Eh, kasi, abang may mga kasiyahan po tayo, tayo pong mga Pilipino, nakakalimutan po natin ang ating pong mga obligasyon. Ano po yung obligasyon natin? Pagka ganyan pong may mga gatherings na ganyan, sabi po natin, magdala tayo ng isang supot na lalagyan ng ating mga basura just in case na tayo po ay kumain or ika nga, may dala tayong mga pagkain at, para hindi naman tayo makaperwisyo sa ating kalikasan. Eh, alam po yan, perwisyo sa kalikasan ho yan eh. Tons of basura, biruin nyo yun, na iniwan mula sa pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno. Kaya po, tayo ay masyadong deboto, pero yung ating pong mga maliliit, o hindi ito basta maliliit na obligasyon, yung ating dapat na gawin dito sa mga taong tayong nandirito sa mundo, mga buhay, no? At kinakailangan natin ang ika nga po yung talagang masinop sa mga bagay-bagay para hindi tayo maperwisyo, lalo na po ngayon nagkakaproblema ang buong mundo saan? Sa climate change. At ano po ang isa sa mga sanhi niyan? Eh syempre mga basura, no? Pagpuputol ng puno, paghukay ng mga kung ano-anong mga hukayin dyan. Tapos ano nangyayari? Napapabayaan na. Kaya nga, sana po ay magbago na po tayo. Dito man lamang sa kalinisan ay katukin ninyo ang inyong mga puso at utak na hindi tayo uunlad kapag ganito po tayo. Kasi wala tayong pakialam eh, no? Walang pakialam sa kalinisan ng bayan. Alam niyo po, implikasyon yan, magkakasakit. Marami magkakasakit kasi kalat ang basura. At ano pa, magkakaroon ng mga problema sa pera, pagbabayad ng anong ating mga lokal na pamahalaan para dyan sa paghakot ng basura na yan. At syempre, number one nga po, maapektuhan ng ating kalikasan. Pagka maraming basura at na yan ay napunta sa mga ilog-ilog, tapos na tayo. Nandito tayo, lalo na sa Maynila. Marami pong mga katubigan dyan na tumutuloy-tuloy dito sa Ilog Pasig. Alam niyo po yung Ilog Pasig natin, ilang beses na po na iniingatan ng pamahalaang Maynila, ng gobyerno ng local ng Manila, dahil hindi nga po dapat siya na matapunan ng mga basura eh. Dahil tingnan nyo,
Pagka yun, alimbawa, meron taong nahulog dyan sa Ilog Pasig nung araw. Eh, pero ngayon, medyo malinaw-linaw na yung tubig, no? Nung araw ho, talagang itim. Several years ago, itim ang kulay ng tubig dyan. Ibig sabihin, puro burak ang laman. Basura, no? Eh, baka hindi, pag meron hong nakatalon dyan, eh, swerte ho, dahil hindi agad dyan malulunod tuloy-tuloy sa baba, sa ilalim. Kasi nga ho, eh, putik, no? Pero hindi ho yun ang ating kailangan, eh. Kailangan ho natin malinaw na tubig na daluyan ng ating mga ilog, lalo na itong Pasig, itong ilog na dumadaloy po sa Jones Bridge, mga bridges natin, no? Alam nyo naman po kung saan-saan tumutuloy yan. Pagka hindi po natin inalagaan yan, eh talaga hong ang mangyayari dyan, perwisyo tayo. Meron po ba kayang mga isdang matitira dyan? Wala na. Kahit ho kiti-kiti, palagay ko mamamatay na eh, no? Kahit na ho yung wala hong mabubuhay dyan pagka ganyan, puro basura, no? Eh, alam nyo, pinag-iitingan ng ating pamahalaan na ika nga po, linisin ang tubig ng ilog na yan. Pero ano, ito na naman, eh, sa palagay niyo ba, walang napunta diyan sa Ilog Pasig na yan, sa mga basurang nagkalat noong nakaraang ano, Lunes ba yun, noong 9 ng January? Eh, tons of basura ang nangyari. Eh, kung saan-saan dumaan ho yung ano, yung mga tao, di ba, nagparada. Eh, yung pagtatapon ng basura, yan di naman ho agad na agad yan. Alam natin, basta dinaanan ng mga tao, sa katutak ang basura. Yan po. Yan ang ating mga problema sa buhay, eh, no? Pagka hindi ho naman yan inagapan, eh, kawawa naman tayo. Ito pa. Ayun, ngayong araw, ang ating pong topic ay talagang mas matindi ho sa basura, higit sa basura. Ito ho, sinasabi, patindihin ang pagsawata sa narco cops. Yan. Kasi ho, ito po ay kaugnay ng ating mga balita ng mga nakarang araw tungkol sa ginawa ho ng panawagan ng ating Benhar Abalos, no? Na sinabi niya na nanawagan siya sa mga general at sa mga colonel na kung pwede mag-submit sila ng courtesy resignation. At dahil doon ay magkakaroon ng ano, siyempre kung sila ay napatunayan o merong higing na sila ay tumutulong sa mga narco cops na yan, siyempre ho, ay dapat na sila ay mawala sa katungkulan. Eh ngayon naman, kung hindi naman sila guilty, ano ang katatakutan para magbigay ng courtesy resignation? But then, ito nga pong araw na to, ito sinasabi ho, na nasisira ang Philippine National Police, PNP, dahil sa scalawags na miyembro. At lalo pa ngayon, pati illegal drugs trade, pinasok na ng mga miyembro. Wow! No? Mga opisyal at karaniwang ranggo. Hindi po ba nakakahiya po yun? At saan pa po tayo? Saan pa po tayo aasa pagkaganyan? At lumutang po ang tinagureang narco cops. Wow. Biro inyo, narco cops, ibig sabihin, narcotics yun. Ibig sabihin, tungkol sa droga na ang ating pong mga kapulisan ay ano, sila ay nadadawit tungkol sa mga ipinagbabawal na gamot. At karaniwang sangkot sa illegal na droga, mga pulis. No? Mga pulis na naka-assign sa drug enforcement. Wow. Tapos sa pahayagan, patindihin pagsawata sa narco cops. At sinasabi nga po na kaya itong mga lumutang na tinaguriang narco cops ay talagang tunay na nakasisira sa kapulisan. At dahil nga dito, nananawagan ang lahat sa ating pong mga sa ating pong awtoridad, lalo na sa kapulisan. Ayan, di po ba? Sinasabi nga po, dahil ito raw pong trabaho ng narcotics, pagka kayo daw po ay na-assign sa enforcement ng droga, no? Eh, sigurado raw ho magkakamal kayo ng pera. Yun ang sinasabi ho dito sa
newspaper at ibinibenta yan. Sinasabi ho, huhulihin ang mga, at kukumpiskahin na nila ang nagtutulak ng droga. No? Particular po yung shabu. Pagkatapos, nire-recycle daw at ibinibenta sa kalye. Tapos, huhulihin ulit. Aba, eh, matindi ho yan. Pagka ganun. Parang yun na nga ang tinatawag na recycle, no? Ibig sabihin, walang katapusan na hulihan at walang katapusan na taguan, no? At siyempre, hindi nalulugi sila, kundi sila pa nga ay kumikita. Sa di kaya nga po daw, hindi nakapagtataka na kapag ka daw kayo ay na-assign sa Drug Enforcement Unit, makakabili ka ng SUV. Wow! Milyon ho alaga niyan yung SUV, no? At may pinauupahang pinto pa ng apartment. Kita mula sa drug trade. Nakakaiyak po pag-isipin. Nang ating pong mga ibang kapulisan, di naman po natin nila lahat. At kung sino pa yung ating pong inaasahan na sabi po eh, mag-aano po sa atin, ika nga po, magtatanggol sa ating mga mamamayan. Lalo na sa mga ganitong mga problema, no, yung sa drugs, dahil ang una-una pong naapektuhan nito ay ating pong mga kabataan. At sino po ba ang mga kabataan na yan? Napaka-importante sapagkat sila ang mga susunod na magli-lead sa ating bansa. Pero kung ganito po ang nangyayari at wala pong kasiguruhan na sila ay mabibigyan ng proteksyon sa droga upang huwag maging addict, upang hindi masangkot sa ano ho, sa mga kung ano-anong illegal na droga, eh dapat ho, ang inaasahan po natin ay ang atin pong mga kapulisan. Wala nang iba pa. Di po ba? Kasi sila yung mga unang-unang, kumbaga sila yung mga frontliner dyan na inaasahan natin. At kung tayo pa'y makakabalita ng mga ganitong balita, nakakaiyak. Nakakalungkot, no? Kaya nga po sinasabi na nanawagan ang lahat po para paigtingin ang alin ang pagsuweto sa pagsawata sa narco cops. At sinasabi nga po marami daw hong yumaman na mga ordinaryong pulis pag ikaw ay na-assign sa drug enforcement unit, no? Kaya pala ang mga naririnig po natin na ang mga kapulisan, lalo na yung mga baguhan, hindi naman natin nila lahat, gusto nila ma-assign sila dyan. Eh, nakakalungkot po. Sana naman po ay magbago ng image. Talagang madumi ang image ng ating kapulisan kapag ganyan po. Totoo pala po yung, anong tawag din nila dyan? Narco cops. Bakit tinaguri ang narco cops? Kasi sila yung ang trabaho nila manghuli ng mga nagtitinda o nagbibigay ng mga shabu sa mga kung saan-saan, no, yung mga sa mga kanto-kanto o kaya kung saan, sila yung magkakalat ng mga shabu at pagkatapos sila rin ang huhuli. Walang katapusan na hulihan yan, no? Katulad ho nitong nangyari doon nung October 2021. Kaya ho na bulgar yan dahil sa hindi ho nakapagtataka. Dahil sinabi nga ho, noong anong dahilan ng nangyaring nasangkot sa drugs ang isang patunay na si Master Sergeant Rodolfo Mayo, nahulihan ng isang toneladang shabu. Sus Mario Jose, pag sinabi hong tonelada, kung kilo-kilo, eh malit lang ho yun. Pero tonelada, napakadami po noon. Isang toneladang shabu na nagkakahalaga ng bilyong piso. Hindi ho milyon ha, bilyong piso. Ito ay naganap ng October 2021 sa Maynila na nakalulan pa daw po sa isang SUV. Wow. Antindi, no? Shock po si ating chairman Abalos na nang ipinresinta sa kanya ang toneladang shabu. At ngayon lang daw siya nakakita ng ganitong kalaki na kontrabando ng droga, no? Sinabi ni General Rodolfo Azurin Jr.
Pakinggan po natin itong mabuti, no? Iimbestigahan ang superior ni Mayo at ayaw din itong pangalanan ni General Azorin. Bakit? Ayaw po nilang ibulgar kung sino ang boss nung nahuli na pulis na nagkaroon ng nahulihan ng isang toneladang shabu. Eh, ang lakas po ng loob. Sa SUV pa nakalagay. No, siguro sa kanya rin yung SUV. At ang sabi po ng ating General Azorin Jr., si Rodolfo Azorin Jr., sinasabi niya, ayaw daw po niyang pangalanan yung alin, yung boss, kumbaga, boss ng nahulihan ng 1 bilyong pisong halaga ng shabu na si Master Sergeant Rodolfo Mayo. At sinasabi niya na ayaw nilang magkaroon ng public shaming. Wow! Ganda naman ho nun. Ayaw nilang mapahiya. Pero yung kanila pong mga ginagawa ay sobrang kahiya-hiya. Asan po yun? Para ho yatang masyadong hindi tayo makakibunan pagka ganyan, no? Ayaw nilang pahiyain. Ayaw nilang magkaroon ng public shaming na mapahiya sa publiko ang mga naturang kasangkot dito sa droga. Talaga naman yung kahiyahiyaan nangyari. Tapos ayaw nilang ibulgar ang pangalan kung sino man yan. Masyado sigurong malakas yan sa pinakamataas sa pulisa. There must be something wrong, no? Kasi ang alam po natin, pag may kasalanan, ibubulgar para hindi na ho pamarisan at tatanggalin kaagad sa katungkulan. Pero ang sabi, ayaw daw po ipahiya ng ating General Rodolfo Azorin Jr. Ayaw ipahiya na sa publiko. Pinoprotektahan pa. Pero kung ang maliit na isang mamamayan ang nahulihan ng ilang gramong shabu, kaagad na pangalan na at itinetelevise pa, no? Pinapahiya pa ng husto. Pero pag malalaking tao na mismong nasa authority ng kapulisan, abay sila pa ho ang nagtatago. Pinagtatanggol pa. Paano ho tayo niyan? Maniniwala pa ho ba ang mga mamamayan? Tapos, sasabihin ninyo, nagkakawatak-watak tayo. Ayan po nangyayari sa atin eh, no? Parang wala ho tayong maaasahan, ganun ba ho? Parang wala kayong maaasahan. Pag nabulgar yung mga yan, parang masasabi ho ba natin magkakaugnay sila? O may kinalaman sila? Dahil bakit tayo ho nilang ibulgar? Yan ho yung mga sentimiento ng ating mga kababayan. Kasi nagbabasa po tayo ng dyaryo, nagbabasa po tayo sa YouTube, sa mga social media. Lahat po yan, hindi maiiwasan na ang ating pong mga mamamayan ay magkaroon na ng pagdududa. Kasi po sa mga katwirang narinig, nabasa sa pahayagan tungkol dito sa problema natin sa narco cops. Bakit po ipagtatanggol at itatago at hindi papangalanan? Sana po makaabot ito sa ating mahal na Pangulo. Anong klase pong pamahalaan meron tayo kung ganyan? Imbis na patindihin yung pagsawata sa narco cops, tinataguan pa. Ika nga po, hindi mo ba pagkampi yung ganon? Yung hindi mo papangalanan at ayaw mong pahiyain? Pero pag small time na bata, sino man dyan, na nakitaan ng small amount of shabu, pauulitin natin, itetelevise na, lahat pa ng mga kanyang mga datos, isisiwala sa radyo at telebisyon. Kaya nga po, nagdadalawang isip ang ating mga mamamayan. Sinasabi, dito daw po sa Pilipinas, dalawa ang batas.
batas para sa mahihirap at butas para sa mayayaman. Ibig sabihin, walang makukumbik na mayayaman, puro mga mahihirap tulad natin. Eh, hindi po ba sabi sa batas ay dapat pare-pareho? No one is above the law, sabi ho. Ang ganda ho ng phrase na yan, no? No one is above the law. Walang sino man na dapat nakatataas sa batas. Lahat pantay-bantay sa batas. Dapat lang, di po ba? Pero mismo ang ating pong mga autoridad sa kabatasan na mga mambabat, na mga batas na yan, na mga pulis, na kapulisan, na siya pong inaasahan natin na magtataguyod, magtatanggol sa ating mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan. Bakit ho natin sinabing lalo na sa kabataan? Sila po ang pag-asa ng bayan kasi sila yung susunod na leader. Kapag sila po ay talagang tunay nating inalagaan, magmula sa tahanan papunta sa paaralan at siyempre kaagapay natin ang ating pamahalaan. Sa pagpapalaki ng mga batang ito na ating inaasahan in the future, eh paano ho natin maasahan kung ganyan, kalat ang droga? Eh siyempre, matututo ho sila. Ano ang kalalabasan ng ating mga kabataan pagka ganyan? Wala. Nakalulungkot po. Saan ho tayo sasandal in the future kapag nawala na po yung ating mga kabataang nais nating alagaan magmula sa tahanan, papunta sa paaralan, at syempre ang ating gobyerno ay kinakailangan din magkaroon ng napakalaking role para sa pangangalaga ng ating mga mamamayan, lalo na sa kabataan. Sila nga po ang mga susunod na leader. Paano magiging susunod na leader yan kung puro mga bangag yan, no? Wala sa katinuan because talamak ang pinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Kung ganyan. So, mag-isip-isip po tayo, mga minamahal kong mga kababayan. At panalangin natin ang ating mga leaders na sana ay maging sincero sila sa kanilang paglilingkod dahil nasa kanilang mga kamay. Kaagapay lang po tayo mga mamamayan. Sila yung matatalino, hindi ba? Kaya nga po sila nandyan dahil sila nga ho yung inassign dyan. Pagkatapos ko ano-ano yung mga anomalyahan, ang talino po ay dapat gamitin sa paglilingkod sa bayan dahil yan po ang inyong sinumpaan. Yan po ang aming panalangin sa inyo na sana ay maging sinsero kayo sa inyong mga ginagampan ng katungkulan para sa bayan. So, kalungkot-lungkot man ating pong pagtulungan sa pamamagitan ng dasal. At syempre, tayong mga mamamayan, lagi tayong magmasid. At makinig sa mga pangyayari. Pagka tayo po ay sama-sama at magkakaroon ng boses, eh palagay ko ho, eh baka makatulong tayo sa napatindihin ang pagsawata sa narco cops, no? Kasi hindi lang po nakakahiya, nakakaiyak pa. Yan po ang ating mga panawagan. So, hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, sana po ay samahan nyo kami lagi dito sa ating programang pang-araw-araw, kadiskarte. Pero kahapon po, ako yung humihingi ng paumanhin sa inyo. Kahapon ba yun? Hindi ako nakapag-program. Kahapon ho, ng umaga, wala ako. Kasi po, may meeting ako. Eh, bukas, malamang, wala rin ho ako dahil may meeting ho ako ng 10 o'clock. So, ngayon pa lang ho, humihingi na ako ng paumanhin. But then, we try to be back early para in the afternoon, magka-feeling na naman ho tayo at magkaroon tayo ng talakayan. At marami po akong ibibigay sa inyong magagandang balita pagkagaling ko po sa meeting na to kasama ang mga gagaling at mga brilliant na tao na tutulong po sa atin at nangakong tutulong. So, hanggang sa muli po, don't forget to like us,
share us and follow us. Of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel. At maraming salamat po doon sa sumusubaybay sa atin. Miss Diding Elizalde, nanghihingi ako ng paumanhin sa iyo dahil hindi ko maayos kaagad yung ating usapan. Pero just give me a few more days, no? Ay, kasi bukas may meeting ako. Before Saturday or Saturday, I'll do that, no? Ay, ako lang naman kasi ang talagang dito eh. Alam mo naman yan, di ba? So, thank you for listening, Miss Diding Elizalde. And of course, my sister-in-law, Teresa Elizalde, I saw your na ikaw ay nag-react sa ating programa. Thank you very much at regards to sa inyong lahat. At syempre sa akin pong ka-eskwela na dumalaw dito sa ating sa Pilipinas. Ngayon ay nagbabakasyon siya rito at pansamantala nagpunta siya sa Singapore. Talagang nag-trip siya kasama ang kanyang mister. Syempre retired nurse po yan from Canada. At it's high time ho na siya naman ay ika nga po mag-enjoy, no? Dahil siyempre tapos na po yung kanyang mga obligasyon bilang isang magulang, may asawa na rin, may mga anak ng kanyang mga anak. So it's high time na maglibots naman sila. Okay, enjoy your time and we're waiting for your when you come back from Singapore. And we hope na bago ka bumalik sa Canada, magkita-kita tayo tulad na sinabi mo. So, until next time, tomorrow, yes, tomorrow is Friday, no? Hopefully, makapag-broadcast po tayo in the afternoon, but definitely in the morning, wala po ang inyong lingkod. So, lagi pong sinasabi ko po sa inyo, na kahit hindi po tayo nagkikita o nagkakaniig sa radyo o dito po sa ating social media, ay lagi ko pong sinasabing, I love you all. That's all. Thank you very much. Bye-bye.